Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon sa pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Ang ating Panginoon ay nagpapaalaala sa atin na kinakailangan tayo ay mag-ingat sapagkat hindi lahat ng kasalanan ay masasabi nating physical o panlabas, no? Halimbawa, kapag sinabi natin na Father, ako naman po ay hindi pumapatay, no? Ang ibig sabihin, hindi pumapatay sa pamagitan ng kutsilyo o kung ano man, no? Ng ibang tao. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, kapag ang inisip natin at kinalinga sa ating isip ay ang masamang bagay, ay para na din tayong nagkasala, no? Maliban lang kung talagang hindi ito sinasadya, talagang sumagi sa isip, no? Na kinakailangan paglabanan natin sa tulong at grasya ng Diyos. Na ito din yung sinabi ng Panginoon halimbawa sa pahikiapid, no? Pwedeng sabihin ng isang tao, Father, ako po ay hindi naman nahikiapid, no? Sa physical na paraan. Ngunit alam natin na sinabi ni Jesus na kapag ang isang tao ay nakiapid sa kanyang isipan, no? Ay para na din siya nakiapid, no? Sapagkat napakagandang isipin na ang puso ay isang regalo ng Diyos sa atin upang tayo makapaglingkod at makilala natin at mahalin natin siya. Ngunit ang puso din ay maaaring bahayan, tahanan ng mga bagay na hindi makapagdadala sa atin sa Diyos. Kapag nandyan halimbawa yung puot, kapag nandyan yung halay, kapag nandyan halimbawa yung kasakiman, no? Napakahalaga na lagi nating linisin ang ating puso, no? Sa araw-araw kapag tayo ay maghahanda na sa pagtulog sa gabi, no? O di kaya kahit bago tayo magtanghalian, sumandali nating isipin ano nga ba yung mga bagay na nagawa kong mabuti, salamat po Panginoon. Ano ba yung mga bagay na inisip ko na hindi maganda o ginawang hindi maganda, patawad po Panginoon. At ano yung mga dapat ko pang i-improve sa aking buhay sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, no? Magandang lagi nating isipin na ang Panginoon ay laging handang tumulong sa atin. Ngunit tayo dapat ay laging handang tumulong din sa ating sarili upang madala natin ang ating sarili sa tulong siyempre ng ating Panginoon sa Diyos, no? Na sana sa ating buhay lagi nating isipin na napakahalaga kung ano yung ating mga isinasaloob, mahalaga yung ating ginagawa sa labas, mahalaga yung ating iniisip, yung ating tinatangkilik sa ating puso. Pagpalain tayo ng Diyos.